Shout out, it's me again, Camille AC. It's another day, another vlog. So, anong gagawin natin today? Kahapon, sa vlog ko kahapon, in-announce ko na nangangala pa ako ng mga questions na sasagutin ko for this vlog. So, Q&A muna tayo ngayon. So, feeling Miss Universe, may Q&A portion. So, may mga questions akong sasagutin na nanggaling sa mga, let's say, group chat na meron ako, sa mga batchmates na meron ako, sa mga friends ko, personal or real life friends, na may mga questions sa akin na sasagutin ko ngayon. Although, hindi pa lang yung meron akong question ngayon, so, probably, I will have another video, pagsamahin ko na lang to, for the other questions na hindi ko pa na-receive. Kung wala na ako ma-receive, possible, eto na talaga yan. So, nilagay ko sa laptop ko yung mga screenshots ng mga questions sa akin. So, i-send ko. By the way, dito ako sa office ngayon. And solo ako kaya nakapag-vlog ako. As usual, ang ate, hindi na naman nagtatrabaho. Sayang pinapasahod sa akin ng kumpanya. Just. So, I have a question from one of my sisterettes sa group chat namin. From Mommy MJ. Hi, shoutout po. Ang question niya, actually, nabasa ko na yung mga questions ng mga to. Pero hindi ko napagandaan yung mga sagot. Kasi wala akong planong gawin yung vlog na to today. But unfortunately and luckily, wala yung kasama ko sa work. So solo ako, nakapag-vlog ako. So hindi ako nakapag-prepare ng mga answers sa questions nyo. So parang on the spot na rin siya. So I was shocked lang sa tanong ni Mami MJ. Mami MJ's question, kailan kayo ikakasal at saan? Hehe. Heart. Well, nino po ba? kailan kami kakasal ng boyfriend ko? Is that your question po ba? Kung yun, babae po ako. So, hindi po ako yung nagde-decide nun. And, kasi alam, mami, paano ko ba ito sasagutan? Grabe naman si mami, oh. Mami MJ, wala pa pong date for wedding and wala pa pong location for wedding and hindi pa po namin siya naiisip sa ngayon. Actually, we've been together for almost 4 years na here in Dubai. Pero, hindi pa naman na pag-uusapan yung kasal na yan. So, ang dami ko pang plans. Baka magaling yung mood akil ko. Chat. Marami pa kasi. Diba? Nakita niyo yung sa first vlog ko yung bahay, diba? 2 taon ko pang baba. Ay, 20 years pala. 20 years ko babayaran yun. So, ang laki pa ng gastusin. Hindi ko pa siya naiisip ngayon. So, for all my question, wala pa pong final date and location kasi wala pa naman pong wedding na preparation. So, next question. Same my sister, same group from Ses Digman. Shout out sa'yo. Oh, she has 3 questions. Question number 1. What is the reason why... Wow, grabe. Anong klaseng tanong to be? What is the reason why you pursue being a YouTuber? Hala? Sabi mo, nag-isip muna ako ng mga sagot ko bago ako ginawa itong video na to. Pwede naman sumagot ng Tagalog, di ba? Kahit English ang tanong. Ay, may nalalo ako. May isa dyan, binibilang niya ko ilang beses ako dumilila. For sure. Kakomment na naman na yan. So, what is the reason why you pursue being a YouTuber? Honestly speaking, dapat another video yun eh. Another vlog dapat yun kung bakit or bakit ko pinasok tong YouTube world and paano ako nag-start. Pero dahil na to question mo na rin naman, sige, sasabihin ko. Sorry kung malaking basa ko. honestly speaking, wala akong plano pasukin tong career na to. Career? Busy ako sa buhay kaya chance. Wala talaga. Then, hindi ko nga alam na pwedeng kumita sa YouTube. I have no idea at all. Then, 2 months back, I guess, or 3 months back, I have a friend. YouTuber din siya. Dayan's Playlist. Sabi niyo po siya. Siya yung unang pumasok sa YouTube.
kasama kami sa bahay and we're friends since college. So, alam mo yung feeling na ginagawa mo yung isang bagay, masarap siyang gawin pag may kasama ka kasi ang gaan sa pakiramdam. Parang ganun. Parang gusto mo mag-diet pero pag mag-isa ka lang nag-diet tapos lahat ng kasama mo sa bahay kumakain, hindi mo magawa yung goal mo kasi parang ang hirap mag-diet kasi lahat lang makain. So, you're looking for someone na makakasama mo para maging magaan yung or para maging magaan or para ma-meet mo yung goal mo. So, I guess, ayun, because of her and Felix, kinukulit na ako everyday na gawa ng channel and try namin to. So, nag-start lahat sa kanya. At all talaga, wala akong plano. Wala talaga. Parang, wala talaga sa isip kong gawin to. Ano ka pa na padpad dito? Let's say, nung pet pa ako, may mga videos ako ng pet ako, hindi pa uso to. Hindi pa yung uso na lahat ng tao nag-narapa sa YouTube, hindi pa uso. I guess ang uso pa lang that time is, syempre, my favorite ko, Donalyn Bartolome and Jamich. Nung nakilala ko yung Jamich and Donalyn Bartolome, doon na nag-start, parang saya. Pero sabi ko sa sarili ko, parang mayayaman lang naman yung may afford. Paano masabi? Kasi afford nilang gawin to, afford nilang gawin to, ganyan, ganon. Unlike as a small people, sorry, hindi ko dadangke. I mean like simple person tayo na parang isa lang yung asikain natin na magtrabaho, kumita for the family. So ayun, hindi ko siya naisip before. Pero nung pet ako, gusto ko talaga. As in gumagawa ko ng videos. Minsan may mga videos pa ako ng dance cover pero hindi ko siya na-upload kahit sa Facebook, lang sarili lang. Kasi ayun, may ako sumayaw. I cannot sing, I can't, but I can dance. Yun nga lang, taba ako na. Ayun o, wala na nag-upload ako, tumaba ako. So, hindi ko na siya na-pursue. So ngayon, anong dahilan bakit ko pinapursue mag-YouTuber? Actually, I just tried. There's no exact reason nung una. Wait lang po, may nag-message. Baka kasi amo ko, so kailangan nag-check pa rin ako ng ano ko. So, ayun. Wala talaga nung una. Pero nung na-try ko siya, I enjoyed it na kasi. So, nag-enjoy na ako gumawa ng videos. Nag-enjoy na ako na may mga nakakausap ako everyday. All around the world, hindi lang sa Pilipinas, Europe, Middle East, parang hindi kayo magkakilala at first. Tapos nakilala mo sila, naging friends mo sila, nakakakulita mo sila everyday. Doon yung nag-start, na-enjoy it na. Na hindi ko siya pinupusha just because of money or just because of fame na gusto kong sumikat. Now, never. Never kong pinangarap yun. Pero, nag-enjoy na kasi ako. Parang, ang sarap sa feeling na minsan pag stress ka sa trabaho, pag boring ka sa bahay, wala kang magawa. As of FW, kasi kami after work, bahay lang naman kami. So, ang sarap sa feeling na may magagawa ka, gawa kang video, mag-edit, or talk to some people na hindi mo naman talaga kilala, pero naging close mo sila. So, yun. Nasagot ko ba yung tanong? Sorry, kung hindi, comment below. Then, sorry, kulit kung maguluhan ka. Kasi naman, ba't naman ganito yung tanong mo, sis? Kasi number 2, how old are you? Alam mo ba, be? Ang lalaki, hindi mo pwede tanayin kung magkano kinikita nila or magkano sahod nila. At ang babae, hindi mo pwede tanayin kung ilang taon na sila. Diyos. Sorry. Hanggang ngayon, masakit pa rin yung lamunan ko. How old am I? Well, I'm 27 and mag-28 na pa ako by end of August. So, lahat kayo invited sa birthday ko. Ano bang question to? Question number 3, love or money? Love. Obviously, love. Wala namang sinabi ang why. So, hindi ko nasagutin kung bakit. Love. Kasi, kaya nga tayo nagtatrabaho or kaya nga tayo nagtatrabaho para kamita ng pera. For what? Just because of love. Because we love Pinipili ko kasi mag-English. So, ayun nga. Love, kasi kaya tayo nagtatrabaho just because of love. Paano masabi? Love. Paano ka nasabi? Paano mo nasabi yun? Nalala ko na may nalaking yun. Paano ka nasabi?
Kasi, para saan ba yung pera na kinikita mo? Ba't ba pinipilit mong trabaho? Para saan ba yung pera na yun? Love for yourself, for ourselves actually. Syempre, love ko yung sarili ko, so I have to earn money para mabili ko yung gusto ko. Dahil love ko yung sarili ko, gusto kong kumita ng pera para magawa ko yung gusto ko, mabili ko yung gusto ko. Not just ourselves, but of course, to our family na din na kaya ka kumikita or kaya ka nagtatrabaho para kumita para sa family mo, di ba? So, love is more important than money kasi kaya mo ginagawang kumita or kaya ka naghahanap ng pera para sa pagmamahal mo sa sarili mo sa family mo. So, I just love than money. Parang walang kwenta tong vlog na to. Parang mga pinagsasagot ko dito, nakakahiya. Next question. Sorry. From Julian Rafael. Julian Rafael, I guess ito si admin. Oo, siya si admin kuya Julian. Hi po, shout out. Actually, nakakatawa. Kasi yung first question talaga niya, hindi ko alam yung sagot. Pero sabi niya, try ko daw sagutin yung mga questions niya ng English. Parang hindi ko kaya, kuya. First question niya, how many miles or light year is Jupiter to Earth? Sige nga, sagutin niya nga. Sabi nga niya sa akin, Google mo na lang yung unang question. Hindi po ako nakapag-Google. Pwede sagutin ko na lang sa susunod. Igo-Google ko muna kung ilang miles or light year ang Jupiter to Earth. So ngayon, skip ko muna siya sagutin ka sa susunod na vlog siguro. Number 2, how many hosts does Skyflix have? Hindi ko alam. Kasi dito hindi na ako nakakain ng Skyflix. Iba na yung biscuit na kinakain namin dito. So siguro ano, pwede bang hula? Di ba tatlo yun? Isang pack po ba ng Skyflex o isang gano'n lang ng Skyflex? Siguro feeling ko tatlo yun eh. So feeling ko merong 3, 6, 9? 9 na butas sa isang gano'n. So 9, 18, 27. Sa isang gano'n. Pero ako sa isang pack, ilang laman ba ng Skyflex? Times nyo na lang ko. Times 3, times 4. Hindi ko sure. Hula lang yun. Pag mali, next question. If you're going to be the president of the Philippines, how will you save our country? Why? Grabe, pang Miss Universe. If you're going to be the president of the Philippines, how will you save our country? Why? Question, why do we have to save our country? Kasi hindi ko matanong kung paano ko siya isa-save kung hindi ko din naman alam kung bakit kailangan siya isa-save. Sorry, hindi kasi ako mapolitika. I mean, wala ko alam sa politika. Hindi nga po ako botante. Hindi ko alam po sino yung mga senador natin. Basta kilala ko si Duterte yung presidente. Wala kasi akong ano sa social. Hindi ko alam sasagot ko. Kung magiging presidente ako ng Pilipinas, wait lang po, may nag-message. Wait lang, replyan ko lang. Sorry. See? Vlogger, nagkatrabaho, di ba? If you're going to be the president of the Philippines, how will you save our country? Kuya, bakit ganito ka sa akin? Kaya nga hindi ako nag-teacher kasi ayoko ng mga ganito. Ano speaking, di ko alam. Wala na kasi yung utak ko sa Pilipinas. Magpa 5 years na ako dito sa Dubai. So walang, hindi mo na ako nanonood ng balita. Hindi ako nakikibalita din. So hindi ko alam yung nangyayari sa Pilipinas. Pero siguro, kung may chance na maging presidente ako ng Pilipinas, I will just do my best. My ever best. Kung ano yung mga kailangan baguhin sa Pilipinas. So daw hindi siya kaya na isang term as a president para mabago yung Pilipinas or ma-save yung country natin. Kasi kulang na kulang talaga yun.
Ano ba issue ng Pilipinas? How will you save our country? Why? Save from where po ba? Sa kahirapan? Well, actually, yung problema kasi sa kahirapan, hindi naman yung presidente. At hindi rin presidente yung solusyon sa kahirapan. Honestly speaking, based on my experience or sa opinion ko lang yon, so wala akong inaano ibang tao. Para sa akin kasi, kung questions, how will you save our country? Why? Save from where po ba? Kung kahirapan yung tanong, then hindi po kasi yung president ang magsisave noon para sa akin na. Kasi nasa tao naman yan eh. Yung mayaman, nagpapayaman. Yung may kaya, nagsusubok magpayaman. Yung mahirap, nagsusubok maging may kaya. Alam mo yun, nasa tao yan kasi may mga mahirap na yumaman. As in, mahirap na yumaman. Pero may mga mahirap na mahirap na nga sila, nagpapakahirap pa din sila, like, parami ng anak, alam mo yun, paparami sila ng anak, parang, minsan kung sino pa yung mahirap, sila pa yung nagsusugal sa kanto, imbes na yung pera, isave nila for their family, susugal pa nila, so parang, wala kasing sa president, yan, yung president kasi parang, para sa akin na, siya yung mag-guide sa country, siya yung mag-represent sa atin, sa ibang country din, pero, may save yung country natin nasa presidente? Maybe, pero para sa akin kasi nasa tao yan kung gusto nilang masensa sa buhay. Wala naman yung si status mo eh kung nahirap ka or mayaman ka. Kasi nga, may mga mahirap na mga yamaman, diba? So, I guess I can't save the country. I guess, hindi ko na kayang sumagot ng mga tanong niyo. Kasi naman, ba't naman ganun nga pinahirapan? Nag-request ako nito. Hindi naman po ako nag-request ng pang-Q&A talaga ng Miss Yuta. Pero anyway, thank you po sa mga questions mo. At kahit pa paano, gumagana pala yung utak ko, na-realize ko. Sa trabaho ko kasi, puro ano lang eh, puro numbers lang. Next question, same person from Kuya Julian. Do you agree or disagree on same-sex marriage? Yes or no, and why? Same-sex marriage. Hala, baka maraming magalit sa akin pag sinagot ko to. Opinion ka naman to, diba? Hindi naman siguro kayo magagalit, kuya. Hindi ko alam sasagot ko. Nagkamali talaga ako ng tinanongan, no? But ikaw po yung tinanong ko. Ikaw po yung nagbigay ng question sa akin. Minasa, ang sakit mo ulo ko. Sorry, kasi iba-iba naman tayo ng opinion, di ba? Ang hirap sagutin. Do you agree or disagree on same-sex marriage? Yes or no, and why? Kasi baka pag sinagot ko, maraming magalit sa akin. Baka mabash bigla ako. Wala pa ako 1,000 subscriber. Mabash na agad yung channel ko. Wait lang ha, gisa po nang sasagot ko eh. Kasi yung sagot ko, parang yes or no. Yes na no, no na yes. Alam niyo yun? Parang... nakabal ako. Mas kinakabal pa ako dito kaysa sa amo ko ha. Siguro ano, I will agree dun sa... same-sex relationship.
Pero same-sex marriage, I don't think so. On my opinion ko lang, huwag niyo ko i-bash. Same-sex relationship is fine. Kasi hindi naman may iwasang, may ma-inlove talaga na same-sex, di ba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi, actually, I have a brother na sister. So, bakla to, shoutout bunso. So, may kapatid akong bakla. So, walang problema sa kanya same-sex relationship. But, same-sex marriage, medyo confused. Hindi naman confused, parang kasi gusto kong buo na hindi. Pero, I just know. Kasi, actually, Catholic kasi ako. So, parang inaano ko yung... Di ba? Parang, ang hirap. Kasi, parang, sa mata ng Diyos, mali. Okay lang relationship, mag-charbahan kayo, mag-charbahan kayo, or whatsoever. As long as mahal niyo isa't isa, hindi naman may iwasan yan. Pero kasi, marriage... Depende kung ano yung religion nyo. Kasi depende naman sa pananaw nyo. Wala naman akong problema sa inyo or wala naman akong problema gusto niya magpakasal. Wala naman problema dun. Laki na ka ba ako? Pero syempre sa opinion ko, I guess disagree. Kasi sa religion ko parang mali. Na kasi di ba ang babae para sa lalaki, lalaki para sa babae ay nasa Bible. So ang kinakasal dapat magkaiba ng sex. I mean magkaiba ng babae at lalaki, lalaki at babae. So not same sex. So yun lang. Pero relationship wala naman problema sa akin, but on marriage gusto kong umuo pero I just know kasi ay yung opinion ko eh ano na. Eh, yung opinion ko eh. Ala, dapat talaga, hindi talaga. Dapat hindi na ito tinatanong eh. Kasi iba-iba, iba-iba naman opinion ng tao. Huwag niyo akong i-bash. Ano lang. Kasi may mga, okay, no comment na lang. Basta yun na. Yun na yun. Same-sex relationship, I agree. But on same-sex marriage, I want to agree, but I'll choose no. I disagree. Kasi nga, ayun. Ayun sa Bible, hindi, ayon sa Bible, ang babae para sa lalaki, lalaki para sa babae. Tama ba? Hindi naman ako nagbabasa ng Bible. Tapos nasabi ko yung masyada. Basta ayun. Pero okay lang yun, guys. Kung ikaw asang sa'yo, support naman ako. Walang problema sa so, supportahan ko kayo. Pero siguro, kung marami kasi akong, let's say, may mga bisexual akong friends, or whatever, sabihin natin babae sa babae, lalaki sa lalaki. As yung sabi ko, may kapatid ako ng bakla. So, wala akong problema doon kahit ikasal sila, support naman ako doon. Pero, siguro kung mangyayari siya sa life ko, hindi ko siguro, kung sa sarili ko, okay lang relationship, pero marriage, hindi siguro. Ayun lang. Sana happy ka sa sagot ko, kuya. Siguro naiinis ka na kasi sabi mo, ano mo mga sagot mo, walang kwenta. From Kuya Lito, shout out, LBN channel, please sub nyo siya. Ang tanong niya, nagka-girlfriend ka na ba? Yes. Marami pa akong girlfriends. Actually, hindi girlfriend, girlfriends. Mga kaibigan na babae. Girlfriends naman yun, di ba? Ayun, wala naman sinabi kung ano eh. Ilang naman question niya. So, yes or no lang yung tatang. Next question niya, same person. Anong gusto mo sa lalaki, ducks or jutes? Ano yun? Anong gusto mo sa lalaki, ducks or jutes? It depends. It depends upon the situation. It depends. Hindi ko mag... Ano, pag-usapan natin sa group chat yan. Alam mo na sagot ko. From Jackboy Pasco, malitong Pinoy vlog. Shout out po. Question number 1. Oh my gosh, so may number 2 pa to. Kung ang patay inuod, ang uod ba pag namatay inuod din? Ha? Kung ang patay inuod, ang uod ba pag namatay inuod din? Oo. Feeling ko kasi pag namatay yung uod, uuod din, uuod.
Oo din siya. Kasi syempre dadalaw dun sa libing niya yung mga kapauod niya. Diba? Kuya, hindi ko na alam. So, pasaway din to si Kuya Jack Boy. Kumitin din yung mga tanong niya. May question number 2 pa siya. Kung ang tanong ay sagot, anong sagot sa tanong? Depende sa tanong at depende sa sagot. Kung ilalagay ang mukha mo sa pera, saan ang pera mo ilalagay at bakit? Sa dollar. US dollar. Kasi yun yung parang sa lahat ng bansa sikat siya. Kilala siya, di ba? US dollar. Kasi naman sa peso, hindi naman lahat kilala yung peso. So, doon tayo sa dollars. What can you say about Hagger's Project? Oh, shout out Hagger's Project. Yun yung group ko. Yan ko sila nakilala. It's awesome. Just awesome. Kasi, ano, dahil sa kanila, tataas yung sub mo and yung watch hours mo. And not just about YouTube lang yung binibigay nila sa'yo. Marami silang tutorial. Marami silang education na tinuturo sa group chat. So, ayun. Thumbs up. Kung may isang word ka na isisigaw para marinig ng buong mundo, ano yun at bakit? Peace. Letter P-E-A-C-E. Oh, may spelling pa. Peace. Kalayaan. Para sa lahat. Ito sabi ko talaga. Eh, gusto ko yung bakit ba? Hindi sisigaw sa mundo. Peace. Peace be with you, guys. Oh, bakit? Kasi I want to peace be with you, guys. Yun yung sagot. Oh my gosh. Pagkatapos ng vlog na ito, sigurado mawawalan ako ng subscribers. From one of my sis, from another group chat, Lisa. So, shout out Doug, I don't know how to pronounce, and Lisa. Question niya, aside from your necessities, what, English na naman. Aside from your necessities, what one thing could you not go a day without? Tawag dito sa Tagalog. Yung ganon. Oo, yung ina yun. Hindi ko maano yung word eh. Ganon, every time malalabas ako sa bahay, bago lumabas ang pito, yun, nagsa-sign of the cross ako. So, God will guide me on my way, diba? If you had to describe yourself in 5 words, what will they be? 5 words lang? Okay. 5 words? 5 different characteristics ko ba yun? O isang sentence sa 5 words lang? Ako ay si Camille Clavaton. Like that? 5 words in the describe ko? Ayun, ako si Camille AC. Ako si Camille... kulang pala yun. Nalagyan ko lang po. Ako po si Camille AC. Or, I am... My name is Camille Clavaton. Oh, 5 words. Pero if you're asking na i-describe yung sarili ko in 5 different... characteristics. So, maybe, may pagkasuplada ako. Sabi nila. First impression nila sa akin, suplada daw or mataray. Mahilig ako kumain. Kaya kanta ba ako? I love numbers. 4. IFW. I can describe myself as an RFW. And 5, only guy. Yes, I am. What is the one joke that you cannot tell without laughing hard? I don't know. Hindi po ako joker eh. Please. Ayun, yun yung question niya. Next. I guess this is the... Yeah, I guess that's the last question. So, hindi ko alam kung ito na yung last question or may mga habol pa later. So far, yung pala yung mga questions na meron ako. So, if ever may habol pa, mag-film na lang ulit ako later. Or if wala na, I want to say goodbye for everyone. Goodbye for now. Thank you for watching my vlog. Thank you for all your questions. Shoutout sa inyong lahat. And thank you sa mga support ninyo. And please don't forget to subscribe my channel kung hindi ka pa nakasub. At kung nagustuhan mo itong video to, hit the like button and please
huwag niyo kalimutan to ring the bell button para ma-notify ka sa mga next vlogs or videos ko. So, yun lang for today. Another day, another vlog. Love you all. Hey! Nandito ulit ako. So, puputulin ko na yung vlog na to. Kaya nang sabi ko kanina, maaaring dugtungan ko for another questions. Pero, hindi ko na siya dudugtungan. Pagkos, magkakaroon tayo ng part 2. Yes, kasi yung mga questions na receive ko, na sinagot ko kanina, lahat yun galing from my subscribers, which is kapwa YouTubers ko din. So, sa part 2, ang questions naman na sasagutin ko ay from my family and friends. So, yun yung abangan nyo guys sa susunod kong vlog, okay? So, hanggang dito na lang. Thank you guys for pag-support sa akin at pag-watch ng video ko. Hope you like it. Don't forget to sub. Don't forget to hit the like button. And syempre, ring the bell button para ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko pa. So, yun lang. Don't forget to spread the love. I love you.